at sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang maging ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ika-12 na ng tanghali at ng mag-ika-3 ng hapon at kayo din ang ginawa niya. Nang mag-ika-5 na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba ring walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa sa layupahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima na ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga humuling dumating. Samantalang maghapon kami nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw, bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo na ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking mga ibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob?" Kaya, ang nahuli ay mauna. Ang nauna ay mauli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Pasensya na po, may mga adjustments kasi sinapa po yung sound system natin. So, I hope sa mga nanonood, may live stream, maganda yung audio. Sana po maganda. Pray. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. So, narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, ang issue di umano patungkol sa katarungan. Particularly, tungkol sa tamang pagpapasweldo. Ito, lumabas ang may-ari ng lupa, ng ubasan, upang kumuha ng mga manggagawa. Saan? Sa palengke. Dati kasi, sa palengke ng mga Hudyo, hindi lang produkto ang mabibili mo. Nandun din ang mga naghahanap ng trabaho. Dito sila nakatambay. E alam naman natin ang pera ng tambay, di ba? Parang kok. Kung hindi sakto, zero. Kawawa. So dito sila nakatambay. Tambay na hindi naman ayaw maghanap buhay. Doon sila tumatambay kasi doon pumupunta yung mga magpapatrabaho. Ayun. So dito pumunta ng umaga-umaga yung may-ari ng ubasan. Nakakita siya, pinagtrabaho niya. Alas 9 ng umaga,
pumunta uli siya, nakakita siya, pinagtrabaho niya, alas 12, alas 3, alas 5, nakakita siya, pinagtrabaho niya, eto na, upahan na. Yung mga nahuling nagtrabaho, binigyan ng minimum wage, 1 denaryo. Nang ito'y makita o marinig ng mga naunang nagtrabaho, excited sila. Bakit? Kasi kung yung nahuli, tumanggap ng minimum wage, 1 denaryo, e paano pa silang nauna, diba? Pero, laking gulat nila, tube, kamuntik na silang atakihin. Nang matanggap nila, ay ganun din. 1 denaryo din. Wow. Sa unang tingin, parang unfair yata. Pero kung iisipin po natin, ito kaya ang punto ni Kristo sa talinghaga. Brothers and sisters, hindi po natin ito maintindihan kung mali ang ating tanong. Kung ang itatanong natin ay, bakit yung mga naunang nagtrabaho hindi nakareceive ng mas malaking sweldo kaya sa mga nahuling nagtrabaho? Ay, yun yung maling tanong. Hindi talaga natin magigets yung mensahe. But if we will ask the right question, at ang right question ay, bakit yung mga nahuling nagtrabaho tumanggap din ng minimum wage katulad ng mga naunang nagtrabaho? Magigets natin, matutuwa tayo sa punto ng Ebanghelyo. Sapagkat ang punto ng Ebanghelyo is not so much about the justice of God. Actually, kung ipupush mo yung argument about justice, may justice dito. Sinong may sabing wala? Ano yung sabi nung may-ari ng ubasan sa mga nagre-reklamong naunang nagtrabaho? Kapatid, hindi kita dinadaya. Ano ba usapan natin? Magkano upa ko sa'yo? 1 denaryo. Magkano na-receive mo? 1 denaryo. Eh, yun naman pala. Bam! Justice yun! Makatarungan yun! Pinag-usapan nila yun! But as I said, hindi ito yung punto ng talinghaga. This is not so much about the justice of God. This is about the goodness, generosity of God. Kabutihang loob ng Diyos na hindi nakabatay sa anumang merito o mabuting ginagawa nating mga tao. So no matter how good we are, anuman ang ating mga ginagawang kabutihan, wala pa rin tayong karapatang to be demand from God. Ang ating mga nare-receive na bayaya ay mga privileges lang. Kaya nga graces ang tawag dyan. Ibinibigay sa atin ng Panginoon hindi dahil karapatan natin at obligado siya, kundi dahil mabuti siya at mapagmahal siya. Ganun lang kasimple talaga. Besides, isipin po ninyo, kung ang paiirarin lamang ay ang katarungan ng Diyos, eh baka sa dinami-dami na ating mga nagawang kasalanan, baka kahit 1 piso o kusing, wala tayong matanggap na biyaya dahil dyan. At kung paiirarin lamang ng Diyos ay ang kanyang katarungan, matagal nang gunaw ang sandaigdigan. So good thing, ang pinaiiral niya ay ang pagmamahal niya, ang kabutihang loob niya. Now, let's talk about this more deeply. Kabutihan ng Diyos. Sipin po ninyo, yung na-receive na sweldo ng huling nagtrabaho, again, buo, 1 denaryo. Hindi sinabi nung may-ari ng ubasan na sumisimbolo sa Diyos. Total, nahuli na bang kayo? Cut na, bawas na ang sweldo ninyo. No, buo, 1 denaryo. Ni hindi sinabi nang may-ari ng ubasan na sumisimbolo sa Diyos sa mga naunang nagtrabaho. Ay. Maawa naman kayo sa nahuli. Tatapesan ko yung sweldo ninyo para magkaroon sila kahit paano. No. May kanya-kanyang 1 denaryo na kalaan sa bawat 1 nagtrabaho.
applying this to us, please listen to this. This is very important. Ibig sabihin, may isang denaryo para sa akin, may isang denaryo para sa iyo, para sa kanya, may kanya-kanya tayong biyayang nakalaan para sa bawat isa. Hindi natin kailangang mag-igitan, ni hindi natin kinakailangang mag-agawan. At tulad ng nauuso ngayon, online. Abay, natsambahan ko yung hipag ko, Sarah, kasi online seller siya. Nakita ko yung message niyang pinos, ang nakalagay doon, mga miners, kunin nyo na yung mining nyo. Sabi ko, hipag, ano yung miners? Minero, minera? Ay, ganito pala nangyayari ngayon online. Yung mga online seller, may ipapakitang produkto. At sino man ang unang mag-type ng mine at makarating sa kanya, mabasa niya, sa kanya na yung ipinakita. Kaya advantage, kapag maganda yung computer mo, kapag mabilis yung service provider mo, o diba? E isipin po ninyo, kung sa biyaya ng Diyos ganyan, unahan tayong makapag-mine. Halimbawa, pahabaan ng dasal, pabunggahan ng ginawang kabutihan, palakihan ng bigay. O, para unang makapag-mine? E isipin po ninyo, baka ilan lang sa atin ang makatanggap ng biyaya. Kaya, napakasarap isipin na hindi natin kailangan mag-unahan. Hindi tayo mauubusan ng biyaya sapagkat sa bawat isa sa atin ay nakalaan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ka pa humihingi. Alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Kasi hindi pa man meron ng biyaya na sa atin ay nakalaan. Ipupush ko, nakapangalan, and to whatever blessing God has put your name on. Sa'yo lang yun. Kahit anong mangyari, hindi niya ibibigay sa iba yun. Sa'yo lang yun. Example, Old Testament, King David. Nung in-anoint siya ni Samuel, alam natin ang istorya. Pinapunta ng Diyos si Samuel sa bahay ni Jesse. Ito ang ama ni David at ng kanyang mga kapatid. Nang malaman ni Jesse na darating si Samuel para i-anoint ang magiging hari ng Israel, aba, ang ibinalandra niya sa propeta ay yung mga paboritong anak niya. Samantalang si David, etsipwera, pinagpastol na lang niya. Kasi para sa kanya, hindi karapat-dapat si David. So anong nangyari? Nako, yung mga naunang anak, kikikisig, kagagawa po. Aba, eksperyensado sa pakikipagdigma. Pero ano ang sabi ni Samuel? Hindi sila. May anak ka pa pambang iba. Ay, meron pa, sabi ni Jesse. Nandun pinagpapastol ko. Eh, bakit hindi mo pinakita? At nang dumating si David, tcharam! Sabi ng Diyos, siya. Biruin nyo yun. Inexipuera. Dinulangan. Inunahan. Tinago. Pero hinanap ng Diyos. At ang makita, ang pagiging hari ay binigay sa kanya. Kaya may batayan yung sinasabi natin. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, ano man ang gawin mong pilit, hindi mangyayaring para sa'yo. Mangyari man, ikalulungkot mo. Pero kung para sa'yo, ano man gawing pilit ng ibang tao na masulot ka, darating at darating sa'yo. Para sa'yo. That's the goodness of God. Eto pa, i-push pa natin. Remember si David, hindi naging isang mabuting hari. I mean, isang perfect na hari. Nagkasala siya.
Minsan, nakita niya, aba, naliligo si Bathsheba. Eh, ang ganda, ang sexy pa, flawless pa. Nabighani siya, nagnanasak siya. Ang problema, may asawa, si Uriah, sundalo niya. Alam niyo ang kanyang ginawa? Aba, ipinain niya sa gera si Uriah. Ayun, patay! Kaya si Bathsheba ay napa sa kanya. Ayun! Ganon katindi ang pagkakasali ni David. Pero look, hindi sinabi ng Diyos, David, ikaw talaga ang gusto kong maging hari. Pero dahil sa ginawa mo, ito ibabawiin ko na sa iyo. No. Instead, when David repented, still God gave him the promised kingship. And so, pwede ka palang gulangan ng iba, pwede kang sulutin ng iba, pwede kang dayangin ng iba, o pwede ikaw mismo magkasalang magkulang talaga. Pero kung babawi ka lang, babangon ka lang, magme-make up ka lang, ang biyayang para sa iyo ay para sa iyo. Kung pwedeng madelay, pero mararanasan mo. O kung hindi man, mararanasan ng mga taong mahalaga sa iyo. E sana mga kapatid, ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga nakararamdam ngayon na tayo'y napag-iiwanan na. Tagal mo nang walang anak, ang tagal mo nang may sakit, 40 ka na, ni jowa walang ka, ang tagal na ng problema sa iyong pamilya, ang tagal mo nang naghahanap buhay, nagtatrabaho pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin umaasenso. Ang bigat nito, lalong bibigat ito kapag may makikita kang iba na sa love life, sa business, sa family ay masaya kahit na yung panahon ng pandemya. Huwag ganun. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Yung blessing nila, walang kinalaman sa blessing mo. Yung blessing nila, hindi binawas sa blessing na para sa'yo. May para sa'yo. Nagkataon lang na nauna sila. Pero wag ka, hindi mo alam kung anong pinagdaraanan nila. Kaya wag mo silang pakialaman. Walang kinalaman yung blessing nila sa blessing na para sa'yo at sa iyong pamilya. Basta, laban lang. Katulad ng mga nahuling nagtrabaho. Again, nahuli silang nagtrabaho, hindi dahil sila'y makupad, hindi dahil batugan. Ano ang kanilang katuwiran? Eh, walang magbigay sa amin ng trabaho eh. So, nandun yung pagsisikap, kahit walang kumukuha sa kanila ng umaga, naghintay sila. Kaya ang biyaya na para sa kanila, alaga ay nakuha nila. Ganun din. Kapatid, hindi papayag ang Diyos nang iba ay mayroong pagpapala samantalang ikaw forever nawala. Hindi ganun ang magulang sa kanyang anak. Ang Diyos pa kaya? Lalo't higit kung ikay nagsisikap at nagtsatsaga, gumagawa ng kabutihan. May blessing na para sa iyo nakalaan. Tsaga lang. Kapit lang. Wait lang. Amen.